Magbasa't magsiyasa, magpalalim at magsuri. Magandang araw. Samahan niyo kami sa pagtuklas sa mayabong na kaalaman sa iba't ibang uri ng teksto. Halina't maging matalino at eksperto sa Maka-Pilipino pananaliksik. Ako si Daniel Caber, ang iyong kasangka sa araling ito. Bago tayo dumako sa ating tatalakayin, ngayong araw, muli nating balikan ang mga pangunahing kaisipan sa nagdaang semestre para sa pagbabasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Ating susuriin ang iba't ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnay nito sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at taigdig. Sa pagtatapos ng semestre, ay susulat tayo ng isang panimulang pananaliksik sa mga punimunang kultural panlipunan sa bansa. Para sa ating aralin, tutukuyin ang paksang tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Bakit nga ba nating kailangan magkaroon ng maraming kaalaman tungkol sa wika at pag-aralan ang iba't ibang uri ng teksto? Bakit kailangan nating mahasa ang kakayahan sa pag-unawa sa mga impormasyon? Ang mga katanungan yan ating sasagutin. Halina't ating suriin ang isang halimbawang teksto. Ang Pilipinas ay isa sa mga top tourist destination sa buong mundo. Ano kaya ang sitwasyon ng turismo sa isa sa ipinagmamalaki ng bansa? Ang Palawan. Muli na namang kinilala ang Palawan bilang pinakamagandang isla sa buong mundo. Batay sa isang survey na isinagawa ng isang kilalang international travel magazine, ang Travel Plus Leisure, para sa taong 2002. Natandang hawak ng Palawan ng titulo noong 2013, 2016, at 2017. Ngunit dahil sa pag-iingat ng gobyerno sa COVID-19, nagkaroon ng pansamantalang paghihinto ng mga negosyo kasama ang sektor ng turismo, mga paliparan, mga hotel, at mga pasyalan ng mga turista. Hinatay ang 37,764 bawat buwan ang bumibisita sa bayan ng El Nido na nahintos sa ngayon. Ito ay ang pagsunod sa inilabas ng National Interagency Task Force o Task Force ng Omnibus Guidelines of Community Quarantine in the Philippines. Ang tekstong informatibo ay tumutukoy sa pagbibigay ng impormasyon, umaayos at konkretong paliwanag patungkol sa kasaysayan, geografiya, panahon, aghamong siyensya, hayop at iba pa. Ang sumusunod ay ang mga elemento ng tekstong informatibo. Una, pohos ng manunulat. Layunin ito ng mapalawa, maunawaan, matuto, masaliksik at mailahad ang mga impormasyon na naaayon. Pangalawa, pangunahing kaisipan sa pamamagitan nito ay dagli ang nailalahad ang mga pangunahing ideya sa mambabasa. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pamagat sa bawat bahagi, organizational markers, sa tulong ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi. Pangatlo, ay ang pantulong na detalye, makikita ito sa tulong ng paglalagay ng mga angkop na pantulong na kaisipan o mga detalye. Ang paggamit ng mga estilo, kagamitan, sanggunian ay makatutulong sa isang maayos na daloy ng impormasyon. Ang mga ito ay magagamit sa tulong ng mga sumusunod. Paggamit ng mga larawang representasyon tulad ng guhit, larawan, diagram, chart, talahanayan, timeline at iba pa upang maunawaan ng mga mambabasa ang mga impormasyon.